Kaunting kalaman sa kasulatan. Ikalawang bahagi po tayo noong ating pong tinatalakay hinggil po doon sa RIP o Rest in Peace in Heaven. Part 2. Tayo po. So, yung unang bahagi po ay nasabi po natin doon at binasa doon sa 12:7 na yun pong breath of life ay babalik kay Yahweh. Masama, mabuti, balik sa kanya. And then yung katawan, babalik sa pagiging alabok. So, wala pong nasa langit. Maliwanag po naman yun eh. Walang nasa langit. Babalik kay Yahweh ang alin? Yung breath of life. Wala sa langit ha? Wala sa langit. Para maintindihan natin. Ngayon, nasaan ho pa ang Diyos o si Yahweh? Base dito sa 2:11 ng Josue. At pagkabalita namin ay nang lumo ang aming puso ni walang diwa na naiwan sa kanino mang tao dahil sa inyo. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, at sa lupa, sa ibaba. Yahweh is not only in heaven, but heaven and earth. So mali po yung sinasabi ng marami na ang Diyos ang wika ay nasa langit lang. Mali, sapagkat siya rin po ay nasa lupa sa ibaba. Anong ibig sabihin nito? Eh simple lamang po, hindi mo pwedeng itali o ilagay ang Diyos o si Yahweh sa langit lang. Tatandaan po natin, kasi merong nasa isip yung mga tao na langit nila. Hindi langit ng Diyos ha, langit nila. Marami ang nagkamali po doon sa langit na binabanggit o heavens. Kasi plural po yan eh, napaka hindi lang isa, dalawa. Kasi medyo na nalito sila doon sa sinasabi ni Pablo na ikatlong langit. Akala nila may unang langit, may ikalawa, and then may ikatlo. At doon sa ikatlong langit na andun naninirahan yung Diyos at yung mga nangamatay. Ano? Sala. Base dito sa Josue 2:11, eh yun daw pong Panginoon Diyos ay siyang Diyos sa langit, sa itaas, sa lupa, sa ibaba. So hindi lamang pala siya nasa langit, kundi nasa lupa din. Ano? Oh, Esking 8:23. At kanyang sinabi, O Panginoon Diyos ng Israel, walang Diyos na gaya mo, sa langit, sa itaas, o sa lupa, sa ibaba, na siyang nag-iingat ng tipan at ng kaawaan sa iyong mga lingkod na lumalakad sa harap mo ng kanyang buong puso. So, yung Diyos, si Yahweh, ay nasa langit, sa itaas, o sa lupa, sa ibaba. Hindi siya nananatili sa langit. Ano? Ngayon, tama ho yung sinabi ni Yahweh siya ay sa Juan 3:13. Sabi niya, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Isipin niyong mabuti ito. Nung siya ay nagsasalita, nasaan siya? Niyo ba? Siya ay nasa lupa. Huh? Nandito siya. Nung siya ay nung unang siglo na sinasabi niya yan. Pero ang banggit niya, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatid bagay, ang anak ng tao na nasa langit. Ibig sabihin po, iba yung langit ng tao na nasa isip ng napakarami. Iba yung langit na binabanggit ni Yahweh siya eh. Malaki ang pagkakaiba nila. Ano? O ayan. So, maliwanag ko ha. Yung espiritu, yung breath of life, babalik kay Yahweh. Hindi sa langit, babalik kay Yahweh. Yung katawan, babalik sa pagiging alabok. Ano? Ayun.
Yung kaluluwa, o nasa libingan lang mo yun. Ano? So, wala sa langit yung mga nangamatay. Kay mabuti, kay masama, wala sa langit. Ano? Maliwanag ko yan, ha? O, kaunting kaalaman sa kasulatan. Marami pong salamat sa inyong lahat.